Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa pagkakataon na magamit ang Panginoon at tayong lahat ay makapagpuri sa Diyos na meron tayong bagong screen. Salamat sa Panginoon dahil siya nagbibigay ng mga gantong bagay makatulong sa atin para tayo ay makapag-awit o makaawit sa Panginoon ng mas maigi. Una po nating awit ay I need you, Lord. Purihin ang Panginoon. Pakinggan niyo po yung mensahe. Sabay na, yan po yung ating lyrics. I need you, Lord.
Ipapahayag natin sa Panginoon na kailangan sa gabing ito, patuloy natin nataas ang pangalan ng Panginoon at sasabihin natin sa Kanya na Siya lang ang kailangan natin sa ating buhay. Sunod pong awit natin ay I need thee every hour, sabi din sa himno. Pakinggan niyo po yung mensahe ng awit. Galing po sa ating album. Purihin ang Panginoon. Jesus, kayo. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Ang lahat sa buhay tanging laman ng puso. Jesus.
natin sa Tagalog po. Wala na lang iba kaligayahan, ang kasapatan ko'y kayo lamang. Yaman at layaway naranasan, Jesus, tanging kayo ang kailangan. Pag-ibig nyo, pag-ibig nyo ang katapatan. Sa listahan, panlima na po yung kasunod. Purihin ang Panginoon. Ito po ay sulat po ito ni David Phelps. Hindi po nakakakilala kay David Phelps. Isa sa mga singer ng Gator. Soloist po ng Gator. Pinarinig po sa akin ito ni Tita Baby noon sa video. Sabi niya, kasi fan din po ako ni David Phelps eh. Tapos ang sabi niya, at meron pa akong video rito, pakita ko sa iyo. Pinakita po sa akin ay, title pa lang po, napakaganda. Jesus, sabi diyan, what I need is you. Binabanggit po diyan ay ating Panginoong Jesus. Sabi, Jesus, what I need is you. Sabi po diyan, I can fool my closest friends. I can fool my loved ones too. I can fool myself, but then, Lord, I know I can't fool you. Pwede nating lokohin lahat. Sabihin natin na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ganyan. Kaya marami pang mga salita na pwede nating sabihin sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. At kahit sa ating sarili, sabihin natin na kaya ko kahit kaya kong tumayo mag-isa. Minsan nasasabi natin yan pag kaya natin yung problema. Pero pag hindi na natin kaya, sa Panginoon na tayo lumalapit. Sabi dyan, Lord, I know I can fool you.
But then, Lord, I know I can't fully. Pero, alam nating lahat, hindi na, merong isang loko, at yun ay ang Panginoon. Dahil alam niya yung nasa puso ng bawat isa sa atin. Sabi sa second stanza, I am walking wounded, broken. I want back the joy I knew. I want something real to hope in. Jesus, what I need is you. So, sabi ni David Phelps dyan, minsan dumadating yung time na parang sugatan na tayo. At parang basag na. Masyado nang nasala ng mga problema. Kumbaga, parang sa mga taga Batangas po, mga taga Taal. Pagkatapos ng Taal Volcano na sumabog, ito naman po, yung COVID. Tapos meron pang isang krisis sa nung nakaraan, may lumaba. Flu, o swine fever, mga ganyan. So patong-patong na. Nawala na yung galak sa puso. Pero, sabi dyan, I want something real. Gusto. Minsan nananasa tayo na merong isang bagay. Kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, minsan, inaano natin sa ating sarili. Parang gusto natin na, meron tayong hinahanap. At yung makakatugon lang sa ating mga pagnanasa ay ang Panginoon. Marami pang, sabi sa chorus na lang po, sabi dyan, I don't need a voice of thunder for me to believe it's true. I don't need a sign or wonder. Jesus, what I need is you. Sabi dyan, di na kailangan ng, kailangan pamikulog. Anak! Anak, magbago ka na. Ganon. Anak, lumapit ka na sa akin. Wala nang ganon. Sabi ng sumulat na ito ni si David Phelps. Para sa kanya, di na kailangan ng voice of thunder para maniwala sa Panginoon. Di na kailangan ng sign. Di ba? Mahilig tayo sa mga sign eh. Sabi nga ni Lolo eh, meron ako na record na tape recorder na siya nag-speaker. Minsan daw, ginagawang sign ng mga tao. Pag nagdikit daw yung dalawang, between. Pag nagdikit, kaya lang yung isa, eroplano pala yon. Hindi mo alam, eroplano pala. Ay, yun na yun. Hindi mo alam, hindi pala yun. So, hindi natin masusukat sa mga tanda. O minsan, hindi natin kailangan humingi ng tanda sa Panginoon para maniwala sa Kanya. Kailangan lang talaga natin ay ang Panginoon lang talaga. Pakinggan niyo po yung mensahe ng awit. Hallelujah. To believe it's true.
fix this mess I've made. Take me, Jesus, take me. Thank you.
sanlibutan. Bakat kayo ang higit ko kailangan isang pa. Di kayo maihambing sa yaman ng sanlibutan. Bakat kayo ang higit ko kailangan. Sabihin natin bakat kayo, Diyos. Bakat kayo ang higit ko kailangan. Bakat kayo ang higit ko kailangan. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. You are worthy, Lord. Purihin kayo, O Diyos. Karapat dapat kayong sambayin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa binigay sa isang pang pagkakataon na kami ay magkakasamang magpuri sa inyo. Taas ang pangalan niyo. Masabi namin na kayo lamang po, Panginoon, ang aming kailangan. Kahit na hindi lahat ay nabigyan ng relief or hindi lahat ay nabigyan ng ayuda ng gobyerno, sapat na po kayo sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo kami maging kontento sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise your holy name, O God. Purihin kayo, O Diyos. Kayo lang, Panginoon. Sabi pa nga sa Psalms 23, paraphrase version. The Lord is my shepherd, I have everything I need. Pag kayo ay nasa amin, Panginoon. Kayo nakatira sa aming mga puso. Nasa amin na ang lahat, Panginoon. Ang hahanapin namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo. Lord, lalapit po namin sa inyo ang aming bansa. Tulungan niyo po ang aming presidente. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan physically, Panginoon. Sumasakit na po ang kanyang ulo sa maraming mga intindihin. At alam ko po, Panginoon, napakabigat ng pasaning ito para sa kanya. Pero kung tutulungan niyo po siya, Panginoon, hindi po siya mahihirapan, O Diyos. Pag-aalin niyo nga po ang pasana na nakaatang sa kanyang balikan, Panginoon. At bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge kung paano po masolusyonan ang gantong krisis sa aming bansa. Hallelujah, hallelujah. Ano man po ang mga desisyon na kanyang gagawin, pangunahan niyo po siya, aming Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Tulungan niyo rin po ang aming Vice President sa kanyang pagtulong sa aming makababayan. At sa lahat ng mga government officials, Panginoon, down sa aming mga barangay officials, hiling po namin na patuloy niyo silang tulungan. Bigyan palalo ng puso sa pagtulong sa bawat mamamayang Pilipino. Hallelujah, hallelujah. Nawa, Panginoon, hindi napahirapan ang mga mahihirap sa pagkuha ng ayuda, Panginoon, lalo kung hindi ka kasama sa 4Ps, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Yung mga solo parent, mga senior citizen, tao, Panginoon, na kailangang abutin ng aming gobyerno ng sitwasyon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Kailangang aming kailan. Kagaya sinabi ng aming awitin, pag sa inyo namin hinanap ang aming kailangan, Lord, ipoprovide niyo po ang lahat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo. Lord, we pray, mas tumaas lalo ang bilang ng mga nakarecover at mag-flatten ang bilang ng mga namamatay, Panginoon. Huminto na, Panginoon, ang Panginoon, Panginoon, ng solusyon. Wala mang ma-invento pang gamot para dito, Panginoon. Pero lang po namin, kayo po itutulong sa aming mga doktor, yung mga nag-aaral sa mga laboratory kung anong mga dapat gawin na mga panlunas para dito. Salamat po sa imbless nyo po sila, Panginoon. At gayon din, mga doktor, frontliners namin, doktor, mga nurses, mga medical staff, janitor, mga kasama sa mga housekeeping, Panginoon, naglilinis ng mga pinagamitan sa mga ospital. Alam po namin risky yung kanilang mga ginagawa, pero alam po namin, O Diyos, na kayo po ang tutulong sa kanila. Biyayaan niyo po kahit yung mga pulis, mga sundalo, hallelujah, hallelujah, na mga nasa iba't ibang lugar ng aming bansa, mga barangay, nagbabantay
Tulungan niyo po, Panginoon, na maging masunuri ng mga Pilipino na hindi na po magpasaway kung matapos na po ang ganitong mga issue, Panginoon, sa aming bansa. And we pray, Panginoon, sa mga mass testing na ginagawa, mas marami po ang mag-positive. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, lalapit po namin sa inyo kahit yung mga nag-positive, Panginoon. Tulungan nyo nga po sila, O Diyos. Bigyan nyo sila ng malakas na pangangatawan, immune system, malakas na immune system, in Jesus' name. Lalo yung mga senior citizens. Alam po namin walang imposible sa inyo. Kaya pinangahawakan namin, namamagitan kami para sa kanila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your holy name, O God. Tulungan nyo po sila. Palakasin nyo po ang kanilang pananalig sa inyo, pananampalataya sa inyo, sapagat meron kayong malaking magagawa, Panginoon. Hindi po sila mahinaan ng loob. Maging sila man ay Kristiyano, maging sila man ay hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Hinihiling nga po namin, katagpuin nyo nga po ang bawat sa kanila at magkaroon, Panginoon, ng mga tao na makakapag-share sa kanila ng Word of God. Hindi ang sakit ay COVID, Panginoon. Hinilalapit namin sila sa inyo na nasa mga iba't ibang mga ospital. Abutin nyo rin po sila, Panginoon, at ingatan na hindi po sila mahawa. At pagalingin nyo rin po sila sa kanilang O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your holy name, O God. Salamat sa inyo. Lapit po namin sa inyo ang aming mga OFWs sa ibang bansa na natutuhan ng gantong sitwasyon. Yung iba ay hiling nga po namin, tulungan niyo po ang aming mga kababayan na nahihirapan sa kanilang sitwasyon sa iba't ibang panig ng ibang bansa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kasi niyo po sila, Panginoon. Huwag silang mawala ng pag-asa, O Diyos. At sa mga panahon, Panginoon, na na sila ay nagbabasa ng mga messages o ng mga nag-browse sila ng kanilang Facebook, sila, Panginoon, ng mga encouraging words. Makakita sila, makapakinig sila ng mga salita nyo na bibigay ng pag-asa, Panginoon. Abutin nyo sila kahit sila ay nasa ibang bansa. Yung mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, na mga kababayan namin na nasa ibang bansa na nagtatrabaho, tulungan nyo po sila, matagpuan nilang kaligtasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At gayon din yung kanilang mga kamag-anak, Panginoon, sa lugar na ito, sa bansang Pilipinas. Provide niyo po ang kanilang mga pangailangan at bigyan niyo ng assurance yung mga OFWs namin sa ibang bansa, Panginoon, na hindi niyo pababayaan ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Hallelujah. Kahit yung mga ginigipit ng mga ibang bansa, Panginoon, na hindi na sikaso ng ayos kapag ikaw ay Pilipino at hindi kanila kapareho ng citizenship, tulungan niyo nga po, Panginoon, na maasikaso ng ayos, Lord. Pantay-pantay ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise your name, O God. Nilalapit din po namin sa inyo ang bansang Israel. Tulungan niyo po ang inyong bansang pinili sa kanilang mga hinaharap na ganitong sitwasyon ng krisis. Tulungan niyo po ang kanilang Prime Minister, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay maging matatag at palakasin niyo po ang kanilang medical forces, Panginoon. Hallelujah na samahan niyo rin po ang kanilang mga medical staff, mga frontliners nila, Panginoon. Mga government officials nila, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom and knowledge yung kanilang Prime Minister sa lugar na iyon, sa bansang iyon, Panginoon. Kung paano niya mapapanguna ng bansang inyong pinili, bigyan niyo po siya ng balang pagkatakot sa inyo. Hayaan niyo nga po, O Diyos. Hallelujah. Pagtatagumpayin niyo po ang inyong bansa. Tapos din, Panginoon. Magiging COVID-free ang Israel in Jesus' name. Kahit ang Pilipinas, we declare in Jesus' mighty name. Hallelujah. Ang buong lahat ng bansa sa buong mundo, Panginoon, in general, Lord, we pray na mas marami pang makarecover at mag-flatten ang bilang ng mga namamatay in Jesus' name, O God. Sa mga lugar namin, Panginoon, na may mga malalapit, mga kapitbahay kami na active, hinihiling nga po namin, ingatan niyo po ang inyong mga anak sa gabing ito. Tulungan niyo po sila na maging disiplinado. Tulungan niyo po sila na maging magdoble ng ingat at ibigay sa inyo, Panginoon, ang kanilang tiwala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kalooban yung baladugo ang bawat tahanan ng inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At bawat mga nakakasalamuha, Panginoon, ay hindi po ito maapektuhan, Panginoon, ng gantong sitwasyon. Salamat po sa inyo. Pagpalain yung mga barangay Tanod na nagbabantay, mga militar nagbabantay sa iba't ibang sulok ng mga streets ng bawat mga barangay namin, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Namin sa inyo. Mga churches po namin dito sa bansa Pilipinas at sa ibang bansa, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo. Hinihiling po namin na yung mga naapektuhan, Panginoon, tulungan niyo nga po sila, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kayo po mag-iingat sa kanila. Kayo po mabibigay sa kanila ng kalakasan. Sa mga mananampalataya, Panginoon, hindi po manghina ang kanilang pananampalataya sa inyo. Bagkos, Panginoon, lalo silang tumawag sa inyo. Nilalapit po namin sa inyo mga mananampalataya sa bawat mga gawain namin. Hinihiling po namin, patuloy kayong kumilos sa kanila. Paralan niyo po mga saitan niyo, Panginoon, sa kanilang puso at kaisipan, Panginoon, at sila'y manumbalik sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Itayin niyo pong matibay, makapangyarihan, matatag ang inyong mga lingkod, Panginoon, sa ibang bansa. Gayun din po dito sa aming bansa, Panginoon. Bawat mga lingkod niyo, Panginoon, na ginagamit ninyo. Mga manggagawa, mga pastor, salamat sa inyo. Purihin kayo, O Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak nang tatrabaho sa ibang bansa. Yung mga nangangailangan na mag-renew ng kanilang visa, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge. At pabor niyo, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay makapag-renew. O kung kalooban niyo sila, Panginoon, na meron pang ibang means para mag-stay sila sa lugar na iyon, Panginoon. Let your will be done, O God. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyo. Lapit po namin, Pastora Never. Tulungan niyo nga po siya na ma-issue na po siya ng visa. At hinihiling po namin ang pabor niyo po, Panginoon, na hindi niya na kailangang umuwi po sa aming bansa rito para lang mag-asikaso ng kanyang visa. We pray, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng pabor na kahit nandun siya sa Taiwan ay ma-issuehan po siya ng visa, Panginoon. Salamat po sa inyo. Purihin kayo sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, lapit po namin sa inyo, aming Pastor Joseph Manzaledo. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan sa bawat araw, Panginoon. Extra strength na pagkaloob niyo po sa kanya. Tulungan niyo po siya sa lahat ng mga pagdidesisyon para sa aming organisasyon. At hayaan niyo nga po, bigyan niyo rin po, Panginoon, ng direksyon ng aming organisasyon kagaya ng kanyang panalangin, Panginoon. Na pagkatapos ng crisis na ito, habang crisis na ito, Panginoon, ay ano po ang dapat gawin, Panginoon? Patuloy niyo po ito pahayag sa kanya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. At pa man, Panginoon, mga activities na gagawin namin after po nitong crisis na ito, alam po namin kayo po ang mangunguna, kayo po ang gagawa at kikilo. Salamat po sa inyo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga paghahandang ginagawa sa RASAC. Samahan niyo po sila, Pastora Rebecca, Pastor Romel, na stranded sa lugar na iyon pagkatapos nilang pumunta ng Bicol para dalawin ang isa naming kapatid. Salamat po sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin hindi po aksidente ang lahat ng mga nangyaring ito, Panginoon. Meron po kayong plano. Salamat po sa inyo. Tulungan niyo po sila, patuloy niyo silang palakasin. Provide niyo po ang kanilang pangailangan. Payapain niyo po sila, Panginoon. At kahit malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, alam po namin, Lord, kayo ang patuloy na mag-iingat sa kanila at sa bawat isa na kanilang mga pamilya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagpalaan niyo mga manggagawa na gumagawa sa lugar na iyon. Lahat na nakatira doon sa campsite, sa RASAC, sa Riaya, Quezon. I-bless niyo po sila, Panginoon. Mga pagtitipong kanilang ginagawa, mga fasting din na kanilang ginagawa. Salamat po sa inyo, Panginoon. At sa buong organisasyon namin na nagkakaroon ng mga prayer and fasting, mga prayer chain, i-bless niyo po ang bawat isang nakikisa rito, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Lord, dapat po namin sa inyo si Pastor Paul John Landa, kagaya ng panalangin namin kagabi, na magkaroon na po ng blood donor or magkaroon ng available sa Red Cross ng type O na dugo para madala na po si Pastora Chari sa ospital at makapanganak na po siya.
Hallelujah. In Jesus' name. Tulungan niyo po sila, Panginoon. We seek for miracle in Jesus' mighty name. Alam po namin, mahirap sa sitwasyon na ito, pero walang imposible po sa inyo, Panginoon. Yung mga malapit, Panginoon, sa kanila, kayo po ang magbigay ng wisdom and knowledge kung sino yung mga dapat lapitan, Panginoon, at hinga ng tulong sa ganitong kalagayan, Panginoon. At ihanda niyo po, Panginoon, sa Storachari, sa kanyang panganganak, ingatan niyo ang bata sa kanyang sinapupunan. Jesus' name, maging normal, Panginoon, ang batang ito sa kanyang paglabas at maging safe silang pareho at po-provide niyo po ang kanilang mga pangailangan. Salamat po sa inyo. Mga district supervisor po namin, lapit po namin sa inyo, Pastora Nelia, Pastora Rebecca, Pastor Rosinosa, Pastor Ambrosio Domingo, Pastor Ronald Bacani, Pastora Cheryl Manansala, Pastor Cesar Claudio, Pastor Pedro Gondroneos, at Pastor Luis Bailon. Salamat sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat mga district supervisor na ito. Biyayaan niyo po sila ng kalakasan, physically and spiritually, Panginoon. Tulungan niyo po sila paano nila mapamunaan ang kanilang mga nasasakupang mga churches, magagawat mga pastor, ayon sa kalooban ninyo, Panginoon. At kung may mga ginagawang mga building construction, kayo po ang patuloy na mag-provide sa mga pangailangan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Kaya yung mga direct churches namin, mula dito sa syudad, dito sa Quezon City, sa Manila, Panginoon, sa iba't ibang panig, Panginoon, ng aming bansa. Kahit sa mga nasa mga bundok, tuktok ng mga bundok, Panginoon, maliblib na mga lugar, mga bukid, mga kagubatan, Panginoon. Lord, we pray, tulungan nyo nga po, Panginoon, ng inyong mga lingkod. Hindi po kami mawawala ng pag-asa sa inyo, Panginoon. Pamilya ng mga pastor, O Diyos, patuloy niyo pong patatagin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pag umapawin niyo kami sa inyong presensya, Panginoon, habang nandito kami sa ganitong sitwasyon, sapagkat alam po namin, hindi niyo po mababayanan yung mga lingkod na inyong tinawag at pinili upang ipahayagay yung mga salita. Salamat po sa inyo. Purihin kayo. Pagpalain niyo lahat nagpapala sa amin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo. Kayo po higit na nakakalam sa bawat isa sa kanila. Hindi na namin sila babakit hindi sa isa. Kilala niyo po sila. Balik niyo po ito, Panginoon. Sa mga lingkod niyo na siksik, pigpig at umaapaw, Panginoon. Salamat po sa inyo. Purihin kayo, purihin kayo. Hallelujah. Ngayon pa lang inaakin namin ang tagumpay, Panginoon, na magiging COVID-free ang Philippines. So God, in Jesus' name. Masusolusyonan ang mga problema sa buong mundo, Panginoon. At makakaraos kami, makakatawid kami dahil sa biyaya niyo, sa tulong niyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na ang pagkakasama, biyaya ng Panginoong Jesus, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu, ang patuloy na mag-ingat sa aming puso at kaisipan sa ito, Panginoon, ang may problema.